Good morning, good evening, good afternoon sa lahat na nanonood na aking vlog. Ngayon, it's 3 a.m. na in the morning. Pero hindi pa rin ako makatulog. It's weekend. So naisipan ko, what if I shoot again for another video na pwede ko maipost na some other time next time. So, eto nga. If you would see, ang title nito ay Buhay Pensionado. Okay, what does it mean? Okay. Nanunod kasi ako kanina ng ano ng Makasarap TV. By the way, Makasarap TV, it's a funny videos ng mag-ama sa bahay, home settings. Minsan nagbabiyahe sila. Tapos isa sa mga topic nila doon na napanood ko lang kanina is about buhay pensionado. Na nakaka-relate ako kasi ako din. I grew up na ganun. So even before pa ako pinanganak, pensionado na yung lola ko dahil dun sa lolo ko. Tapos nabuhay kami na ganun, na kahit maghapon kami nasa bahay, nood lang kami ng TV o kung ano lang pwedeng gawin. Pagdating ng katapusan or first week ng month, may pension na kami na malaki. Tapos galing sa ano, sa US. So, ganun yung naging buhay ko hanggang 2005. So, medyo hindi pa malayo. Pero nung 2005 na yon, nakapagtrabaho na ako sa Makati, nakapagtrabaho na ako sa ibang bansa, nakauwi na ako ng Pilipinas. So, all throughout, hindi ako masyadong nag-isip ng mga gastusin kasi nandun yung pension ng lola ko na ginagamit namin sa mga bills, mga pagkain at kung ano-ano pa. Then, dahil ngayon ang kinalakhan kong buhay, so hindi ako naging masigasig sa trabaho. I must admit, parang okay lang ako. Hindi ako ano yung eager na ma-promote, hindi ako yung eager na kailangan malaking kitain ko, hindi ako eager na kailangan malaki na sa save ko kasi parang feeling ko hindi ko naman kailangan. Hindi ko kailangan makipag-compete sa kanila kasi basically, hindi ko naman kailangan. Yung sahod ko parang okay lang sa akin. Parang ganun lang yung buhay. And then, nung 2005 nga, namatay na yung lola ko. May konting kwento ako doon na 2 years akong nasa Bicol. Wala lang akong ginagawa. Yung ano, nag-aalaga ng pamangkin, nag-aalaga kay lola, ganun. So may tindahan din kami na gano'n. Pero hindi naman masyado maganda yung kita sa mga grocery stores, sari-sari stores sa Bicol. So naisipan ko, bumalik na Manila para mag-work. Tapos yun nga, nagpaalam ako sa lola ko din. Parang 1 week yata ako nasa Manila, tapos nawagan ako na ano, namatay na nga yung lola ko. It's a sad story, pero naalala ko lang na napaka-komportable lang nung buhay ko noon. Tapos biglang nagkaroon ako ng responsibility kasi lumalaki na rin yung kapatid ko at kailangan mag-aral, tapos mga gastos sa bahay and all. So, unti-unti na nag-ano na ako, parang kailangan ko na ano, kailangan kong ma-promote, kailangan kong magandang kita, mga ganong bagay. So, nag-try na ako na mag-training sa mga insurance, mga direct selling, mga multi-level marketing, halos lahat yata na try ko na ng mga pwedeng pagkakitaan na legal. Tapos, recently nga kung makita nyo, kahit may work ako, may mga side hustles pa rin ako. Meron akong USANA. I'm sure alam nyo yung USANA, lagi kong pinopost mga supplements, vitamins, ganyan. Na kung kailangan nyo, ano, message nyo lang ako. And then, nagstay ako dun sa USANA kasi masaya yung ano, masaya yung company, masaya lang yung mga trainings. Basta masaya lang. Tapos namumuhay ka lang na ano, na ang goal mo is to be healthy. Kaya, walang pressure na kailangan makabenta ako ng ganitong amount, walang mga kota-kota. So, it's up to me kung gusto kong malaking kitain or kung okay lang. Kasi anyway, may sahod pa naman ako sa work ko. Then, naisipan kong ikwento to kasi recently, may mga friends ako nakakausap ko na ano, na minsan
pinag-usapan namin, bakit parang ang hirap ng buhay? Bakit parang lagi tayong gipit na gipit, parang ganun. So, syempre, alisin na natin dun yung inflation, alisin na natin yung mga pagtaas ng mga presyo, mga kung ano-ano mga external factors. Gusto ko lang talakayin yung mga personal side ng mga bagay-bagay. So, isa sa mga na-realize ko is, yun nga, siguro nasanay ako na ano, na yung buhay ko nga noon is okay lang, hindi mapursige sa buhay. Then nitong ano nga, panay na yung mga trainings ko, panay yung mga kayod ko sa mga side hustles, parang na-realize ko, kailangan ko siya i-share, kailangan kong sabihin sa ibang tao na, oh, ito na yung ginagawa ko. And you can also earn sa mga ganitong bagay. Sa USANA nga, sa insurance, ganyan. Sa mga stocks, mga bonds, mga forex, ganun. Lahat actually yun pinag-aralan ko na at may mga konti-konti ako mga investment sa mga ganun. Tapos, sa mga friends na nakakausap ko, minsan may mga friends ako na ano, parang, yun nga, pinag-usapan namin, bakit nananatili tayong gipit, hindi tayo nakakaluwag-luwag. So, isa sa mga realizations ko doon is, kasi hinahayaan natin yung sarili natin na doon lang tayo, na we keep on complaining na kesyo, problema natin to. Di ba mas masarap na pag-usapan yung mga problema? Pero, ang tanong ko sa sarili ko, may ginawa ba ako? Kasi, may isang nag-message pa nga sa akin na, ano, sabi niya, may problema daw siya. Tapos, ang tanong ko sa kanya, may solution ba? Kasi kung wala namang solution ng problema mo, huwag mo nang problemahin. Kung may solution, gawin mo. Kaya, each time na may mga friends ako na nagkwento sa akin ng mga problema, let's say financial problems, family matters and all, minsan napapaisip na ako, ginagawa mo ba ng solusyon? Or are you just telling me the story? Pero wala ka namang ginagawang solusyon. Kasi kung wala kang ginagawang solusyon, what is it for? Hindi ako nagsusungit sa mga ganun. Kasi may iba-iba yung sitwasyon ng tao, iba-iba yung privilege ng mga tao sa kanilang buhay. Pero, maybe, just maybe, we should try na pag may mga problema tayo, titingnan natin, may ginagawa ba tayong paraan? May ginagawa ba tayong solusyon? Kasi kung wala naman tayong ginagawang solusyon, ibig sabihin, huwag na nating problemahin, huwag na nating idamay pang ibang tao, i-post pa sa social media, kasi tayo mismo walang ginagawa. Anyway, kanina, dun sa mga nakaraang video ko, may nagme-message sa akin. Actually, ang gusto kong content recently is yung may nakakausap ako, tapos pag-usapan namin yung mga buhay-buhay, mag-share, tapos kung ano yung maitutulong ko sa kanila. Pero since hindi pa rin ako masyado makalabas, so I'm just telling you stories na natatanggap ko dito sa mga chat, ganun, sa mga messages, kasi hindi rin ako masyadong lumalabas pa lately dahil pa nga rin sa pandemic. Tapos, eto, continuation lang na nakausap ko recently. Sabi niya sa akin kung uuwi daw ba ako sa probinsya. Sabi ko, hindi ko pa alam, sabihin kita kung sakali makaka-uwi ako. Sige po, hintay kita, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kailangan natin magkita. Ano ba gagawin natin? Tapos sabi niya, usap tayo, syempre yayakapin kita dahil nakita na kita. Sabi ko, bakit mo ako yayakapin? Tapos sabi niya sa akin, syempre po, malamig yung simoy na hain, masarap yakapin kita. Sabi ko, ano ba dahilan? Bakit mo gagawin yan? Ngayon, syempre, dahil unang pagkikita natin, syempre bilang tanda po ng pagkilala po. Tapos, hindi na ako nakapagpigil sa mga tanong. Sabi ko sa kanya, bakit? Mahal mo ba ako? Tapos sabi niya, oo. Sabi ko, mahal mo ba ako bilang kaibigan o higit pa sa kaibigan? Sabi niya, higit pa po sa kaibigan. Tapos, sabi ko sa kanya, kaya nga tinatanong kita kung bakit. Kasi,
di mo naman ako kilala sa personal. Sabi niya, dahil mahal kita noon pa po. Sabi ko, bakit? Kahit wag mo muna sagutin, pero pag-isipan mo. Pero sumagot pa rin siya, dahil alam ko sarili ko po na parehas tayong kakaintindihan sa lahat ng bagay, sobrang bait mo po. Sabi ko, kung bakit ka nagmamahal? I think continuation to, kaya lang sumagot siya kagad. Sabi ko, bakit ka nag... Sorry, may ano. May ads. Pero pag-isipan mo, dahil alam ko sa sarili ko, kung po na parehas tayo magkakaintindihan, yun nga yung sagot niya. Tapos sabi ko, kung bakit ka nagmamahal, ikaw po gusto rin ba po na magmahal sa akin po? Parang ganun. Kung gusto ko rin daw bang mahalin siya. Sabi ko sa kanya, gusto mo ko nakikilala ko muna yung tao. Baka pag nakita mo ako sa personal, masama pala ugali ko. Oo nga naman, di ba? Minsan nakita natin na mabait sa Facebook, sa YouTube, pero sa totoong buhay pala, hindi. Sabi niya, sa bagay po, kaya nga po sana magkita na po tayo para mas makilala natin ang isa't isa. Sabi ko, tama naman yan. Sige, pahinga ka na, matutulog na rin ako. Ito yung sagot niya sa akin. Tatanggapin ko po dahil malawak po ang aking pagmamahal po. Dun sa tanong ko yun, bakit? Baka pag nakita mo ako, masama ugali mo. Sabi niya, tatanggapin niya daw ako dahil malawak daw ang kanyang pagmamahal sa akin. Ah, sige po, pahinga ka na po. Mga ano na, sweet dreams, good night, ganun. So, problema ba yun or kailangan bang solusyonan? Hindi naman. Kasi sometimes napafascinate tayo sa mga nakikita natin sa social media. Pero sa totoong buhay pala, hindi. Kung halimbawa ako, para nakita nyo, okay naman ang work ko, okay naman yung mga side hustles ko, mabait naman ako and all. Pero siguro pag nakita nyo ako sa totoong buhay, tamad pala ako. Parang pag ayokong bumangon, hindi ako bumabangon. Pag ayokong lumabas. May mga ganun akong ugali. Basta may mga bagay akong ayokong gawin. So hindi nyo ako mapipilit sa mga ganun. Anyway, iba-iba tayo ng mga trips. Pero, so far naman, di ako nagsusungit kung ano man ang i-message nila sa akin. Parang okay lang naman. Hanggat maaari, kinakausap ko yung mga tao. Kasi, itong na-mention ko na to sa ibang mga vlogs ko, parang naramdaman ko yung, alam ko yung pakiramdam ng hindi ka nire-reply, alam ko yung pakiramdam ng hindi ka pinapansin, hindi sinisin yung mga messages mo, yung parang ganun. So ako, as much as possible, lahat ng nag-message sa akin, nire-reply ko. Hanggat kaya ko, minsan kasi sobrang dami ng messages, natatambakan na hindi ko na nare-reply. Pero kahit medyo matagal na, tinatry ko ma-reply kasi ayoko maramdaman nila yung naramdaman ko na ano, parang hindi ako pinapansin. Kasi everyone naman is worth your attention. Kasi minsan, sabi nga dun sa Desiderata, listen to others. They too have their own stories. Okay. So, we listen to others, pero hindi tayo dapat nagiging sponge na parang minsan masama na yung loob natin, minsan mabigat na yung pakiramdam natin. And know when to say no. Alam mo kung kailan ka, magsabi na, wait, tama na, mga kwentong ganyan. Lalo na kung hindi mo naman ginagawa ng solusyon. But then again, hindi ako nagsusungit doon, ha. Minsan kasi nakakapagod din yung ganun. You're trying to help, tapos, yun, paulit-ulit lang yung problema. Ang dami ko yung kwento, pero salamat pa rin sa pakikinig. Siguro next time na mga videos ko, may kausap na ako tapos pinag-uusapan namin mga bagay-bagay sa buhay. Medyo malungkot tong yung background. Parang ayoko mag-end na malungkot. Anyway, makwento ko rin pala, etong hair ko medyo receding na siya, so nag-undergo ko ng treatments. May mga nilalagay dyan. Tapos dito rin sa face. Anyway, I'll talk about it some other times. Bye-bye!